Heto na naman tayo. Magluluto ng spaghetti for the 10th time around. Ito yung cooking vlog na hindi ko sinama sa birthday ni tatay. Kasi masyado nang mahaba yung video natin noon. Kaya heto, inedit ko na lang din. Sayang din kasi yung kikitain, lalo na kapag binash na naman tayo. Malaki kitaan kasi pag may mga bashers, ano ba kayo? Kaya utakan lang yan. So pagising ko ng umaga, naabutan ko na yung nanay ko na naghihiwa ng ingredients gamit yung aming maruming sangkalan. May sangkalan man kami na bago, yung kulay pink. Kaso ayaw man niyang gamitin. Sabi niya, ito na lang anak para mabash ka at may pambili na akong e-bike. Sabi ba naman? Mauta ko din pala tong nanay ko. So alam niya na tong kasunod, kinuhanan ko siya ng mga pananim niyang capsicum, sabi ni Ann Curtis, dito sa aming likod bahay. Kasi ang mahal nito kapag bumili ka. Buti na lang eh, may pananim siya. Medyo maliliit nga lang, kulang yata ito sa abono. O sadyang ganito na talaga. Bala na dyan ang importante meron. So pinitas ko po lahat ng mga hinog na nakita ko ano, pati mga hilaw din basta malalaki na. O ayan na oh. Ay Diyos ko, kitang kita talaga yung asirag na sangkal. So ngayon, sisimulan ko na pong lutuin yung sauce. Actually, lulutuin ko po sana siya doon sa labas, sa may kahoy. Kasi ang pangit ng reflection ng ilaw dito sa kusina namin. Tignan nyo, oh, sobrang liwanag. Para ka nang susunduin dyan ni Bathala. Pero sabi nila, pangit daw lutuin ang spaghetti sauce sa kahoy. Kasi may posibilidad na maging maasyot or amoy osok. Kaya dito na lang, kahit medyo masikip at hirap akong mag-setup dito ng kamera. So una, nagpainit po muna ako ng mantikilya. Tapos, nilagay ko na agad yung hotdog kahit wala pang bawang at sibuyas. Este, maya-maya pa pala kasi parang di pa masyadong mainit. Baka magdikit-dikit ah. So ayan, pwede na. Nilaglag ko na habang wala pang bawang at sibuyas. Bakit? O malamang ipiprito ko muna para hindi siya mabugay-bugay mamaya. Ano? Bale, isang kilong hotdog po yung nilagay ko kasi nasa tatlong kilong spaghetti yung gagawin natin. At nung mahimasmasan na siya, okay na yan kasi medyo ataktak na ha. Pagkatapos kong akarin lahat ng mga hotdogs, sa parehong kawali, o di ba nangitim? Pagtapos kong hanguin yung hotdog, di ko pala napatay yung apoy, ayan tuloy nasunog. Kinwentuhan kasi ako ng nanay ko. Sobrang init na yan, kaya inuna ko ang sibuyas para di masunog yung bawang natin. Hindi ako naghiwa ng mga yanbi, kaya tuwang-tuwa ako habang nagluluto. Di na ako naabala pa. Madali lang naman kasi talaga magluto. Matagal lang yung paghihiwa-hiwa, kaya yun yung pinakaayaw ko. Masarap sa spaghetti yung may oregano powder at basil. Ang bango pag may ganun. Kaso wala ako nun, kaya sinubukan ko lang mamitas ng dahon ng oregano dito sa may kanal namin. Sinabay ko na sa paggisa. Tapos nilaglag ko na yung isang kilong giniling na karne ng baboy. Mahal kasi pag baka. Kaso di ako satisfied dito sa nabili kong giniling kasi nagiling na to nang nabili ko, di na ako nagpagiling ng bago. Eh may mga nakita pa akong balahibo ng baboy ah. Tsaka parang mga turist-turist yata ito. Aware naman ako kasi sa supermarket ako nag-work kaya alam ko na yung mga ganitong galawan. Uy, kaso nagmamadali lang talaga ako nun tas masama pakiramdam ko nung binili ko to kaya sige na dyan. So pagbibili kayo ng giniling, mas maganda, bili na kayo ng buo like pork belly, liempo, ganyan tas ipagiling nyo. Nilagyan ko na lang ng dalawang beef cubes para maglasang beef yung pork natin. Sabay tinimplahan ko na rin, paminta, asin ko pong sing-sing, at vetchin ni Balderrama. Pantsa lang lahat. Dinagdagan ko pa ulit siya ng dahon ng oregano kasi mas bumango siya guys. Paraya lang kasi talaga yung kanina. Eh maganda mang kinalabasan kaya dinagdagan ko. Nung lutong-luto na yung carne, nilagay ko na yung capsicum. Kasunod din naman agad yung pinuritong hot dogs. Hanggang sa binuhos ko na ang spaghetti sauce. Yung may parmesan cheese na yung binili ko kasi mahalang parmesan dito. Pagbibili pa ako ng nakabukod. Medyo maputla nga lang yung sauce natin. Ewan ko kung dahil sa parmesan yan or ganyan talaga kulay nitong brand na nabili ko. Tatlong pakete yan, tig 1 kg each. Di ko na pinigang maigi yung pakete. Tapos di ko na rin inalawan ng tubig para konti lang ang ibash nila, baka kumuta na ako nyan. Pagkatapos ay nilagay ko na ang isang galon na ketchup. Isang galon ba yan or kalahati? Natuwa ako kasi nung hinalo ko na, pumula siya be. Kaya di ko na kailangang lagyan pa ng tomato paste para mas pumula. Ayaw ko kasi talaga ng maputlang spaghetti sa totoo lang. E di sana nagcarbonara na lang ako, diba? Isa din yan sa rason ko kung bakit ayaw kong naglalagay ng cream or condensed milk sa aking spaghetti kasi namumuti. Ano yung white spaghetti? Ganun. Kaya asukal po talaga pampatamis na nilalagay ko. O white sugar dapat yan, naubusan lang kami. Kasi sweet style naman talaga yung hilig nating mga Pinoy pagdating sa spaghetti, diba? Kapag maasim yung spaghetti na pinakain sa inyo, ichichismis nyo. Lalait-laitin yung pag-uwi nyo sa bahay. Yung spaghetti nila masarap kaso maasim ano? Diyos ko. So dahil sa naaliw talaga ako sa paglalagay ng oregano leaves, dinagdagan ko pa ulit.
Ang bango kasi talaga guys, as in. Tapos yung amoy niya, mas masarap. Hindi yung parang amoy herbs lang ganun. Pinakahuli kong ilalagay ay ang cheese. Bali ito po yung magsisilbing pampakreamy ko sa spaghetti ko. Dahil nga sa walang cream or condense. Kaya dinadamihan ko talaga ng cheese. Palahating kilo nga yung binili ko eh, kung saan napamahal ako lalo. Yung Eden kasi sana bibilhin ko, kaso 100 plus, amahal. Nung nakita ko ito, ang nasa barcode sa ibaba, nasa 90. Kaso nung pag-scan sa cashier, 130 pala, Diyos ko. Basta pamahal tuloy lalo. Eh, hinayaan ko na lang ba kaysa maabala pa. Nag-work naman ako sa supermarket, kaya naiintindihan ko yung mga ganyang pagkakamali ba. Di ko lang ma-recall yung brand kasi tinapong ko na yung kahon agad. Ngayon at luto na ang ating spaghetti sauce, sinimulan naman ng pakuluan ng nanay ko yung pasta na pinadala ko galing Saudi. Hinahanap nga niya dyan eh, asan daw yung veneers? Sabi ko walang veneers dyan na eh, pasta lang. Tsaka jacket ba? Ngayon, tutulungan ko na siya para i-drain yung mga pinakuluan niyang pasta. Ang bilis niya, di ba? Magkasabay lang kasi kami nagluto. Habang nagluluto ako ng pasta, pinapakuluan na niya ito. Binukod ko lang yung video para di tayo malito. Ay, Diyos ko, ba't dito mo na naman naisipan mag-drain ng pasta, Nay? Baka makontaminate, babas na naman tayo. Naalala ko tuloy yung sinabi ng customer ko noon sa isa pang customer sa Saudi. Nag-away kasi sila kasi yung isang customer napaka-arty, ang tagal bumili. Sabi tuloy sa kanya nung isa, sa Arabic ha, pero Itagalog ko na lang. At naintindihan ko naman, alam mo, kahit gaano pa kalinis yung kainin mo, kapag oras mo na. Sabi ba naman gano'n? May point naman siya ano, kaso natawa na lang ako ba? Anyway, diyan na po natatapos yung aking pagluluto ng spaghetti. Long birthday ng tatay ko. See you on my next vlog. Muli, ito po ang inyong Happy Pill, Oliver Castro, na nagsasabing, ganyan naman kayong mga lalaki, di ba? You only love us when we're whole and when everything is perfect. And when we're broken, you give up and you let go. Even if you're the ones who broke us in the first place. Colleen Garcia, ex with benefits. Angel Luxin nung magiging lobo na siya. No to toxicity, let's make people happy.